Hi mga Karsi, so SU-35QF-009 nga pala. So by the way, before you can fly this RC plane, this is ready to fly item actually, but you still need some assembly. You know, di naman ganun kahirap. Just a little assembly. You have to install the stabilizer fin, the vertical stabilizer. May ano lang siya, may screw hole and of course yung screws. Very simple. Actually, ito lang yung kailangan mo i-assemble or i-install sa unit. Let's see. So very simple, very easy. So may ano na siya, nakalagay na ano, may kasama siyang screw. So very little. It requires a very little assembly. You can assemble it, you can install the stabilizer in no time. Very easy. Uy, just don't lose the screw. Then meron siyang hole dito. Yun, isang screw. Okay, it's very easy. Dito tayo sa ganda dito. So you can fast forward the video guys if you want to skip the assembly portion. Very easy actually. Yan. You can skip the assembly portion guys, kung nagmamadali kayo makita yung flight niya. You can fast forward the video. Okay, first stabilizer installed. Okay, the second one. And then next is are the landing wheels, landing gears. Very easy. Yung landing wheels is almost walang problema. So just like this. Madali lang i-install. Madali lang ikabit. All you need is are the four screws, screwdriver, the included screwdriver. Malakas na yung ano, yung sikat ng araw. Parang papasok na yung summer dito sa Pilipinas. So yan, the last stabilizer, the second and last stabilizer. You can subscribe guys while watching this video. You can subscribe to my channel, please. If you want this channel, if you want this video, if you like this video, give this video a thumbs up. And kung
di kayo satisfied sa aking video, you can suggest as to the improvements na pwede kong or adjustment improvements to my channel. So my channel usually mostly focus on mga RCs and some aerial videos, drones. Yan. Usually mga ready to fly RCs, mga ano lang, mga small ones like this one, 400 mm, and then landing gears. So landing gears very easy to, actually walang maayos na ano dito, puro grass, but I still have to install the landing gears for protection na rin ng fuselage. And ng propeller, para in case of bad landings or emergency landings, may protection yung fuselage. And of course yung ano, yung propeller. Yan. So this one for protection, kasi wala namang ayos na ano dito na runway. So this is for the protection. Okay, installed na lahat. So all we need to install is the battery. So and then the radio. So by the way guys, ang ano niya, stock battery niya is 7.4 volts, 700 milliamperes. Medyo nalakas-lakas. May kalakasan to. But ang one thing na complain ko is the battery bay. May ano siya, may kasikipan. Medyo nahirap madaling ipasok yung battery, but a bit difficult to retrieve or to pull it out because of the limited space sa battery bay niya. Look, oh. Especially pag tulad na sinasabi ko, pag nag-bloat yung battery, sorry, wala na. Parang it lacks some space. Sana, ito lang isa kong complaint, sana pig nilaki-lakihan ng unti yung ano, yung battery bay niya. Nilakihan ng unti para buwelo yung ano, buwelo yung battery, not difficult to install and to pull out, and at the same time you can use a bit bigger battery capacity for longer flight time. Anyway, ayan. All control surfaces are moving, working properly. Then propeller, throttle, I mean. So okay, it's ready. Usually hand throw. Gagawin ko dito hand throw because wala nga maayos na landing or runway dito. Okay. Okay, 7.4 volts. Let's see. Yung mauna kong hand throw, by the way, parang bumubulusok siya. So I guess kulang siya sa power. I mean yung throwing power is lacking. So I think I have to throw it with a bit more power. Medyo malakas para ano siya, hindi mag-stall. Parang nag-stall siya, nag-nose dive. Anyway, let's go. One more try. Yun. Yung pala dapat. Tama. Malakas and medyo may angle. Yan. Dapat pala may kalakasan talaga. Yung una ko mga ano, minsan may ano pa eh, may pagkakataon na nag ano siya, nag
parang nose dive. Hindi siya nakapag hand throw, hindi ako nakapag hand throw. Ang nangyari ay bumulusok siya. High rate. Medyo twitchy siya sa high rate. Super reactive. Yan, ganda yung ilaw niya sa likod. Attractive, it adds more orientation. Easy to identify the orientation. And of course, parang design, additional attraction. Okay, low rate. Ganda rin. Nice. Uy. Thank you, LED light niya. Kasi I turned off the, oy, yun, nagbiblink yung LED light niya. May variation yung LED light niya. This time nagbiblink siya. Ayun no. Another, ayun, steady, blinking and steady light ang lumalabas. And meron siyang on and off na ano, nasa radio naman. May button siya na if you want to turn off the light, tail light. I think anong tawag dito, afterburner light. Tail light kung sa vehicle or car, it's a tail light. You know, still naka-on off, yun, enough ko. Para din na mag-consume ng power ng battery. Nice. Steady siya, napaka ano kahit. Teka. Steady siya eh. Hindi siya basta-basta nag-ano eh, no? Hands free. Uy. Teka, wag 'yan. Ayun, pupunta doon. Ayun no? Hindi ko inahawakan, wala akong inaano. Dire-diretso lang, oh. Steady talaga eh. Hindi talagang super balance yung ano niya eh. Super balance yung mga control surfaces niya eh. Napaka ano, factory setting. Wala akong ginalaw dito. I didn't touch the elevator, the elevon, the control surfaces. In short, all stock, no adjustment perform. Super ano, galing oh. Napaka, ayun, malayo na. Napaka steady niya oh. Yan oh. Pwede mo ano yung stick niya eh. Ililiko mo na lang eh. Napaka stable eh. Napaka ano niya oh. Dire-diretso lang oh. Horizontal na horizontal. Dire-diretso. Grabe. Sulit naman talaga itong ano to, RC plane na to. Yung una ko nga lang, the first one I got was has a not so good servo. Unang bind ko pa lang, di gumalaw yung isang servo. It didn't make a reaction. So I said there's something wrong with the servo. So I decided to return it back to the seller online. And then I ordered another one. And eto, medyo okay na. Actually, 3 channel lang pala talaga siya. Kasi yung throttle niya is wala nang ibang choice na galaw, kundi up and down lang. Talagang throttle lang siya. Walang ano, I think 3 channel. But the aileron is like working 2-in-1 function job. Parang elevator and elevon. Ay, wala talagang throttle eh. Yung talagang throttle lang siya eh. Unlike nung mga ibang 4 channel RC plane, yung throttle also you can use as a rudder. Eto wala. Ano eh, wala eh. Walang ibang function eh. Wow. Oh. Galing. Saka ano yung flight time niya eh. 700 mAh battery. 7.4 malakas. Brushless.
Ganda. Parang bigla ko na-miss yung XK-A160 ba yun? F-22. Parang sarap i-Paris dito. Sayang, I sold it. And naghahanap ulit ako ngayon sa online, mga online shopping platform ng F-22 SXK A160 yata yun, A180, I don't know, I don't exactly, siguro basta F-22, di ba yung brushless din ng XK. Naghahanap din ako noon, but mukhang it's already out of stock and they no longer produce such RC plane, the F-22, yung brushless. Parang hirap na maghanap, almost out of stock na yung mga shop sa ano, sa Shopee and Lazada. Wow, nice. Out of stock na sila eh. Masarap sanang i-Paris yun na dito eh. But anyway, meron ako nakitang isa gawa ng ano yun, FX, yung parang how do you call this, ducted fan, parang EDF 9630 atin, Feisheng FX 9630. But the one thing I dislike about Feisheng RC plane are the remote controller, the radio. Hindi ko gusto yung design ng radio, but I think yung aircraft is good. Yung FX9603 ducted fan yun, maganda. It's good. But and I think it's also uses a 7.4 volts battery. Ang ganda rin yun. And actually nasa cart ko na siya, but I'm still waiting for the right time to buy such a RC plane. FX9630 ducted fan, maganda rin. Yung letdown nga lang dun talaga yung radio. Dito maganda yung remote niya, maganda yung design ng remote dito sa SU35Q F009. Maganda yung design ng ano eh, ng radio eh. Parang hard grade yung design eh. Ganda, tagal din ng flight time niya oh. Ganda rin oh. Good thing na kuha ko maganda yung ano. Hindi na nagma-malfunction. And hopefully tumagal din ito. Maganda. Yung tulad ng XK F-22 Raptor, tagal din yun eh, matibay yung parts niya eh, yung servos niya, yung EPP foam, yung motor niya brushless, talagang it last long, talagang sulit naman, worth naman talaga. Wow, very nice, very nice. Ganda. Super stable siya. Ito lang yung ano ko talaga is it's very stable. Tulad yan oh, hands free, dire-diretso lang oh. Hindi lumiliko or hindi nagbabago yung altitude niya. Talagang pagka ano, parang naka ano, parang may ano, parang naka runway siya oh. Tingnan nyo, dire-diretso lang siya. Hindi siya di nababawasan, hindi nagbabago yung altitude niya. Dire-diretso lang siya. Tibay nga. And to think na jet design to eh. It should be like a twitchy kasi jet, but the stabilization is the very superior yung stabilization niya. Grabe yung stabilization niya oh. And I don't want to fly this in 3D because mahirap to kasi maliit.
Medyo palobat na yata, medyo humihina na yun, bumabagal yung ano niya eh, yung lipad niya. But yung throttle ko is like 60% lang. Ganda rin, sulit na sulit din to. Yung design, ganda ng design of course. And yung ano niya, yung stabilization talaga grabe. Sobrang stable, super stable oh. Pagaginan niya mo, babalik ka agad oh, sa kanyang stabilized position. Ayan o. Ayan o. Liliko mo tapos babalik sa stabilized position niya. No, grabe. Sobrang stable oh. Tumatagilid tapos pagka binitawan mo yung stick, bumabalik sa dating position, sa stabilized position no. Entindi. Stable. Saka ito yung ano ko sa kanya eh, yung pinipraise ko sa kanya eh. Yung kahit bitawan mo yung ano talaga, hindi nagbabago yung altitude niya oh. Andiyan lang talaga siya sa kanyang ano eh, sa kanyang axis eh oh. Talaga hindi nagbabago eh. Galing. Parang may altitude hold eh. yung exact term, altitude hold. Parang may altitude hold. Parang may altitude hold siya eh. Parang meron siyang kakaibang altitude hold eh. Yan o. Yan o. Dire-diretso lang eh. Ay, altitude hold nga. Parang quadcopter na altitude hold. Dire-diretso lang eh. Grabe. Amazing. Sobrang amazing tong anong to. Oh, para sa lahat ng napalipad kong RC plane, ito yung na-amaze talaga ako. Very impressive. Okay. So, grabe talaga, impressive talaga siya. Amazing na super impressive. Kasi parang may altitude hold nga siya. Dire-diretso lang. Nasa axis niya lang eh. Oh, yan oh. Grabe, parang may altitude hold. Anyway, gusto ko na siyang i-land kasi parang ano na. Nasa tamang oras na. Pero grabing altitude hold niya. Lalayo muna ako. Grabe yung altitude hold niya talaga. Parang altitude hold nga. Hindi ko may paliwanag kung altitude hold eh. Basta grabe yung ano niya eh. Sobrang stable eh. Uy! Sobrang layo. Hirap tansyahin. Sana hindi na damage. Pero grabe talaga yung altitude hold niya guys. Altitude hold talaga eh. Talagang pinanindigan ko ng altitude hold eh. Hindi siya altitude hold but sobrang stable. Nga andyan lang siya. Nasa axis niya lang. Sa horizontal. Tama ba? Horizontal axis lang. Hindi nagbabago yung ano niya. Grabe, sobrang stable. Ganda. Panalo to. This is a winner RC plane. Panalo to. Must buy. Must buy RC plane to. Yun nga lang, kailangan dumating sa inyo yung all goods na RC plane, na unit, na item, yung walang defect, walang issue. But overall, napaka impressive. Sobrang ganda. Sobrang stable. Sulit na sulit. Hindi ka magsisisi. No regrets. Good thing I still ordered another unit, another item. Sobrang ganda guys, sobrang sulit. Sobrang stable. Saka sobrang ganda ng design. Brushless. Then may ano pa? Mayroon pang ilaw sa likod. And then easy to assemble, ready to fly. Yung power niya is good because 7.4 it uses 7.4 volts battery. Flight time is okay. The best RC plane guys in its category. Ganda. Sobrang sulit ka dito. It's worth it.
Sobrang ganda niya. So subscribe to the channel, guys, and mga ka-RC, subscribe to my channel and give this video a thumbs up.